maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico, rito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po! Yeah, hello Amy! Hello sir! Kumusta po? Nagtitipid ng gasolina. Nagtitipid ng gasolina. Kaya nga! Eh, ngayon, gawaan na ulit. Umane, ilang araw lang, gawaan na ulit. Balik bukid na ulit. Ako, kailangan na kailangan po yung krudo. Yes, oh. I think may magagawa ang government. No? Lalo na si Presidente ngayon, walang session ng Congress. Pwede maglabas ng executive order ang Presidente. Last year kasi, nag-issue ang Presidente ng executive order to increase tariff ng oil na 10%. EO number 113 para tumaas yung tarifa. Siguro ang gawin ngayon dahil walang session ng Congress, pwede mag-issue ang presidente, hindi na kailangan dumaan ng Congress. So yun na mas mabilis, no? Kagaya yung ginawa niya sa bigas, di ba? Gumawa siya ng tarif na ibaba, no? Tsaka yung sa baboy, ginawa niya nung walang session ng Congress, nag-sign siya ng EO para bumaba. Ito rin, habang wala pang session ng Congress, pwede niyang gawin yan at gumawa ng executive order, ibaba yung tarifa. Kasi nasa pandemic tayo ngayon. May power ang presidente. In which, hindi lang yung local producers natin, mga farmers, yung nag-aalaga ng isda, no? Nag-aalaga ng baboy, manok, lahat na agri makakatulong, no? Kung ibaba yung kurdo. Hindi lang dun sa agri sector, pati yung mga consumer, pati yung mga transport, lahat yan ma-fulfill yung pagbaba ng kurdo or Pagka po ba ginawa itong executive order, tinanggal natin itong tarifa, magkano ang malalesa sa kurdo? Yeah, we are just asking 3. Yung mawawala mga 7 pesos sa 7 pesos. Malaking bagay 'yun. And 10 pesos sa gasolina. Mm-hmm. Pero hinihingi lang natin is 3 months time, no? Dahil alam natin ang laki ng tinaas ng world market price, no? Mm-hmm. So siguro within 3 months time, kung makita bumaba ulit ang gasolina at kurdo, ibalik yung tarifa. Para parehong win-win naman yung situation, hindi naman tayo masyadong maapektuhan po sa pagtaas kasi sabi ko nga, gawaan na po sa COVID ngayon eh. Sisimula na tayo. Alangan eh, farmers eh, papalugi mo, di ba? Kawawa naman. At least, pag ito, win-win solution. Kasi, kinompute ko eh, yung magtatanim na yun, ang puhunan na is 19 pesos. Ah. 19 pesos yung pala eh, di ba? Yung sa corn, maabot na ng 1950. Oo. So yung pa lang yan, yung fresh harvest ng farmer. Oh, di ba? So yun pa lang,
pag umi-increase yan, automatic increase yung ano, yung food ng mga livestock. Opo. Oh, and fishery, lahat yan gumagamit ng 50% corn, di ba? Oo. So lahat affected. Opo. Kaya sana naman po eh ano ba yan kasi do, sinusulat ba natin yan sa presidente? Ina-appeal na natin sa mga sa mga media ngayon dahil mas mabilis eh. Kasi kung sumulat ka sa presidente, hindi binibigay sa kanya eh. Hindi umaabot? May humaharap? May humaharap? Mas maganda is i-appeal natin sa mga kasama natin sa TV or radio and paratis pa rin ng presidente. Mas mabilis ang aksyon. Mas mabilis ang aksyon. And mas makakatulong. Hindi lang sa consumer, hindi sa biyahero, pati sa mga producers dito sa ating bansa. Opo. Yan ang kailangan natin. Sana, alam ko hindi naman bingi ang ating presidente at maditinig niya tayo sa ating mga pangangailangan katulad nito. Yan. Kasi do, lipat muna kita, no? Ibang topic muna tayo. Yung crudo, medyo masakit sa ulo eh. Yan. So, ngayon punta tayo kasi doon. Alam mo, last time pumunta kami ng Cavite. Ngayon naman, Bukidnon naman tayo. Medyo palayo na talaga tayo ng palayo. So, meron po kami nakilala sa Bukidnon. 10 years na po ang kanilang dairy farm. At makakausap po natin siya. Ikwento niya sa atin paano sila nagsimula. Ano ba yung mga kailangan kung gusto natin magsimula din po ng ganitong klase ng negosyo? Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Kasendo, ngayong araw ang ating makakasama ay galing pa po sa Barangay Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. At 10 years na nga po ang kanilang farm. Ang kanilang pangalan po ay Jugador Farm. Kasama po natin si Miss Annabel Jugador. Hello po! Hello! Good afternoon! Good afternoon, Ma'am Annabel. Good afternoon, sir. Hi, Ma'am! Ma'am, ang inyong farm ay Jugador Dairy Farm? Yes. Can you tell us more po about dito sa inyong farm, ma'am? 10 years ago kayo nag-start? Yeah, oo. 10 years ago, ang dairy. Mm-mm. But may beef pa rin that time. Until dumami na yung dairy animals, so we transfer sa... Maybe bumili isa sa ating mga anak na i-transfer ng ibang ranch. Yung beef. Opo. So ngayon, it's solely dairy. So nag-start kayo 2011? Yes. Ma'am, no, nag-start dumating yung cows. Cow 2011? Yes, dumating yung cows, pregnant cows from New Zealand in 2011. 30 heads. We started with 30. In 2011. Pregnant. Tapos po, na-develop... Lahat sila nanganak, so naging 60 kaagad. Times 2 from 30. But 50% of that were male. Male. So 15-15. So we kept all the females and we had to sell and grow some of the males and slaughter during Christmas para we can taste also our because they're grass-fed. Gano'ng kalaki po yung farm nila, ma'am? The whole area, this is a pasture lease. The whole area is 200, but it's mostly forest and we did not touch the forest. We only maintain the ones with no big trees, and then we planted more grass of signal grass, mulatto. We have the star grass, which is endemic here, and then recently we planted rusi grass. It's still a family of the Bracaria
like the signal. Sabi niyo po ma'am, grass-fed, wala talagang hinahalo na mga pellets? May supplement. Before, when we started, I used to buy Gromax from VitaRich because they were the only ones who had feeds really made for dairy. They have the dairy meat. But then, nagbago ba? Kasi the factory is in Davao. So medyo nahirapan na ako na maghintay sa mga deliveries. So we really developed the area na lang para more on grass. Kay cheaper man, cheaper. And then now, yes. Yeah, Mama Annabel, ilang liter ang ano? Ilang liter ang per day ang production? Yeah. Dili pareho. Vary. Hindi pareho, yes po. Yeah, hindi naman pareho. Pero according to the study, ang average nila was 16 during the first years up to 2018. 16 ang pinakataas, average of the whole herd. Oh. So that's medyo high yan dito, para dito. Oh. Yeah, yung 16 walang feeds, ano lang? Walang grass supplement lang. Feeds? No, that time there was the Gromax that I was talking about, yeah. Pero ngayon, wala nang Pero ngayon, medyo bumaba because the cows are older, medyo matanda na sila. They're already 10 years more. So when they arrive, mga 2.5 to 3 years na sila. So they're 13. Mga retirable na yung ina. So medyo yun ang nakaano. So nagre-replace naman kami, pero dahan-dahan. Kasi we have to pay back also our loan sa NDA. Because these animals are loaned to us by the National Dairy Authority and we have to pay it back, animals rin. Pregnant animals also. Two to one. Parang ibibigay nila sa inyo is isa, ang kapalit is dalawa. Yeah, isa. Oh. Kasi island-born naman ang sa atong bayad. Opo. New Zealand, galing po ng New Zealand. Ano po ang breed ng ating mga baka? It's a cross between Holstein, Friesian, and Sahiwal. Sahiwal is a tropical breed. Tropical yung Sahiwal. Gimix nila para madaling maka-adapt sa climate na to. Dito. Oo, kasi mainit. Mama Annabel, ilang hektar naman na-develop? Yeah, na-develop. Yeah, we started with 16. Right now, we have around 40. 40 to 50, but we usually rehab every 2 years. Kasi sometimes, especially during dry drought, maano yung masira yung pasture. So in the following rainy season, we have to rehabilitate, we have to replant. Paano yan? Paano kayo kumukuha ng food pagka food ng baka? Maraming rice straw around here in Manolo Portage. Maraming rice fields. So we gather the rice straw, yung ano, sa when they harvest the palay. Opo. Yung straw, yung one. It usual, and then it's very palatable to the cows pag dry season. Yes, pamanapin, pero ano eh, yung rice straw, ano, wala masyadong nutrient. So anong nilalagay nyo pa? But yung kailangan kasi, they still have the grass, pero minus yung grass.
So they still have the grass for the nutrients. And then we were lucky na may San Miguel sa Davao. I would get by the truckload from San Miguel during the 2016 drought. That was really a very long, long dry one season. So we were able to get from Davao. So yun, maganda yung sa ano. And then now, we have San Miguel also here in Misamis Oriental. But sadly, the quality of the spent grains, their waste product, is too wet for the cows. So I opted not to feed them anymore. So we're just growing the grass na lang. Yeah. Baka dahil sa ano, dun sa aflatoxin. Yeah, sometimes, pero di naman masyadong ano ng aflatoxin ang spent grains because they consume it fast. Pag galing sa silo, sa brewery, they get rid of it right away and so many wants to, you know, avail of it. So walang matira, so lahat. But for me, it's too wet. That, you know, with me using grass, it's like maganda yun sa summer, sa drought. Sa dry, mag-drought, maganda talaga yung spent grains for a dry season. Ano pong issue pagka masyadong basa? Ano nangyayari? Yung intake sa baka, hindi masyado siyang makakuha ng nutrients na required sa body niya kasi mabusog naman siya sa tubig. Sa tubig. So, yung rice straw, maski hindi masyadong walang nutrition, although we always get the green pa, the newly cut na rice straw, maganda ang ano nila performance maski sa milk and sa body condition nila. Very shiny sila during the summer eating dry food. And also I have to add the molasses. I forgot about that. We always have molasses and salt Mula sa salt and saka yung grass. Yeah, the grass. Oo. Magkano kadalas kayo magpakain? Twice during milking. Ng molasses twice and the salt also twice. Pero yung grass is adlib when they're in the pasture. Yung eating time nila, yung nagmi-milk lang kami. During the milking time. So doon sila makakain. Paano naman natin sinisigurado po na malinis yung nakakain ng ating mga baka? Kasi naka-pasteurize sila doon, di ba? Nakasuga sila doon sa area. Malinis. Every day, they have a new pasture. Every day. Daily yung pag-transfer sa kanila. So yung dumi nila doon, maiwan to fertilize the area and then they have a new pasture. Parang naka-zone. Every day. Yeah, every day. Transfer sila. Oh. Itong 50 heads, 50 to 60, they only occupy mga 5,000 or 3,000 depende sa length sa grass. Pag mataas, tall yung grasses, dili man pareho kasi the land is, some of them medyo poor, the others mataba. So mataba rin yung grass. Mm-mm. So we adjust the area according to the length of the grass. More rain than dito sa Luzon. Kaya maswerte yung ano yung area dun sa Bukidnon, no? Bukidnon. Saka talagang doon maraming mga baka po eh. Di ba? Maraming but mas marami ang pineapple dito. Mas sarap yung
Yung kumakain ng pineapple, yung mga tops ng pineapple, yung mga baka. Yeah, the mga baka, oo. Yung Del Monte feeds their dairy cows with pineapple pulp. Kasi nakikita ko po, yung iba na pinapadala sa New Zealand, galing po ng bukid nun, nagtitraining sila or nagtatrabaho sila, mag-aano sila ng mga baka. Tama po ba? Oo, yes, yes. E paano naman natin maiiwasan po yung pagkakasakit ng ating mga baka? Kasi yung iba... Pagka sa sobrahan sa kain, naiimpatsyo, nagkinakabag. I didn't have that much experience about that. Kasi sa pasture, grass is the safest. Grass is the safest. But di maiwasan yung, especially yung dairy animals, sometimes doon mag-start sa ilang udder. Sa where the milk is stored. Magmastitis sila. Sometimes hindi maagapan, so doon ang problema. Mastitis is yun, tama ba ko, Kasendo? Yun yung napapanisan ng gatas? Yeah, ma-infected yung udder nila. And then masakit, they catch fever, mag-infection, ma-antibiotics, so you cannot sell the milk. So ma-lessen yung income, and then ma-delayed yung work kasi you have to treat. Opo. Sabi mo kanina na nag-start kayo, raw milk lang yung inyong binibenta. Then, nitong nag-pandemic, nag-venture na tayo sa mga byproducts. Yeah. Paano po ito nangyari? White cheese. I started making white cheese. And then also butter. And now yogurt. Pero nakita ko sa page niyo meron din kayong mga sabon? No, wala. Ah. Wala lang flavored milk. Flavored wala milk. Sabon, wala kaming sabon. Maybe I don't know who's making sabon with milk. So, sa inyo po ay yung cheese, yogurt, white cheese, yogurt, and yung, ano yung isa? Yung milk, choco milk, flavored. Mga flavored milk in bottles, in pet bottles. 1 liter and 300 ml bottles. So, ma'am, from milking, paano ang proseso natin pagka binabattle na natin yung ating mga milk? From milking, straight to the chilling tank. From the udder straight to the chilling tank. Diretso talaga 'yon sa mga chilling tanks para di ma-spoil yung milk. It has to be in 2 degrees diretso. Ano po yung preparation natin sa milking, ma'am? Para hindi madali ma-spoil. The first step you dip the teats sa iodine. 10% iodine, then you dilute it lang with distilled water and then you dip all the teats and then wash and then sarapo, dry the rubbers, insert the rubbers, and then after that dip again with iodine para makuan yung parang open man tong canal nila. So you dip again and then let them go back to the pasture. And then yung milk to the chilling tank na. Ilang beses ba kayang mag-produce ng milk or magatasa? Twice a day. Yeah. Anong time yun, ma'am? Right now 5 a.m. and 5 p.m. Now, we changed the time. Before, it was 3 a.m. and 3 p.m. Bakit? Bakit? So, bakit po nagpalit? Kasi hindi naman kailangan... We finish early naman. Kasi medyo na ba? During
pag-start, medyo mahinay, slow, very slow ang milking process namin kasi hindi pa ano yun. Mga first timers kami lahat sa dairy. Kasi yung mga milkers ko, we all, you know, we had to learn. We had to start from zero. Yeah, with the machine. So, minsan naman mag-brown out and then wala pa akong ano noon ng generator. We always had brown out. So, medyo kuan. But now, medyo kumpleto na ang farm. So, faster na ang milking process. We have 3 milkers. We have 3 machines. And then 18 at a time yung ano yung per batch naka nakaw na yes 18 po ng milk. Oo. 18 at a time. But right now we have 63 baka? 63 to no? 63 milk cows, milking cows online. Per day. Yeah, 63 in the morning, 63. The same cows that sila. Opo. Wow, yeah. From 6. Ang dami nun. Oh. Tapos ilan po yung nag-milk? Tatlo? And machine? Yes. Fast man ang machine. Oh, fast man. Oo. Ang maka-delay lang, pag may ano, you find out na there's mastitis, you have to segregate and then let them come back sa last na. So, dili ma, ano, dili mahalo yung milk sa ano, sa mastitic. Annabelle, anong mostly problema sa dairy? Yung price ng milk. Yung price ng milk. External. That's why I decided to process na lang. Uh-huh. Follow the others. Because mostly naman yung milk ko, yun naman yung ano ng planta, yung pinaka maraming milk dinadala ko doon. Before I would deliver every day 300 liters pag yung 30 pa lang sila. The first year I had 30 cows. So every day I bring it because I didn't have freezers yet. So I bring it to the plant every day. I deliver every day. So, yun yung... So, yung kayo is fresh, tapos pinapasteurize. So, hindi ka nagpapasteurize. Sa plant, yeah. In the milk plant, yeah. Ah, okay. So, after pasteurize, ikaw pa rin nagbebenta or paano? Diretso, sila nang bahala? Sila na. Sila ang plant. The raw milk, because the plant is in Cagayan de Oro, lampas pa, going to the airport. From here, yung plant, they take care of the one already. They have their label, they have their brand already, the Highland Fresh. But right now, mga kasagitan na start there, April. We started in April distributing our own milk na here around us lang, here near Manolo and in Cagayan, some areas in Cagayan, mga suki yung mga suki and coffee shops here around in Manolo. I deliver and bake shops, yeah, pero medyo maliit pa rin, so I still deliver to Highland mga 600 liters or more sometimes every other day. Sa ating pagbabalik, pag-usapan pa po natin itong inyong negosyo po ng mga byproducts po, yung mga dairy products natin. Kailangan lang po natin magputulin ang ating talakayan. Magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, kasama pa rin po natin si Miss Annabelle. Miss Annabelle, ang tanong ko, kasi may nabanggit yung mga grass na yung iba is imported pa. Saan tayo kumukuha na to? Saka magkano investment natin para dito po? There was a program of the Philippine New Zealand na luckily I was one of the
what do you call this, the Focus Farm. I was one of the Focus Farms. So they made a study. According to the study made in 5 years, my cost to produce my milk, including all the expenses that they gathered, kasi binigay ko lahat talaga. They stayed in the farm for 5 years sila. Oh. So the program was 5 years. So lahat na data, yung mga milk production, mga all expenses, they know. And then they made a fund. My cost to produce the milk was 35 per liter. And my selling price was only, delivered pa to the plant was only 30 pesos. For so many years, I've been losing. But I never gave up. So that's what also made me decide to go into processing na lang. Although I really like, supplying the milk to the plant because it was less headache sana. Oo. Just, you don't have to. Meron ka ng sure market eh. Yeah. Yes. Until now, I still deliver to them. But I have to live also. I have people to, to pay mga employees na yes, po. Yes po. Itong mga, yes ma'am, itong mga grass nyo, saan galing ito? Mostly from Thailand. Thailand. Tapos replant kayo tuwing? Seeds. Yeah. Sometimes medyo ma, because of drought, the following year, very less grass grows back pag comes rainy season. So we see and then we have to replant that area. Easy naman, we just use seed spreader. Maganda yung mga seeds from Thailand. They really grow. You just have to put the insecticide para the ants will not eat it. Because I think it's sweet like corn that when you put it on the ground, baka maunahan ka sa mga ants. So that's the reason why menos ang grow. But with using that gaucho man tong the latest. So there's what they use for the corn, we also use that for the seed of the grass para dili maubos ants. So maganda yung kuan germination niya. You plant at least 8 kilos per hectare, that I know. pag gusto mo pa more, mas kuan, take ang grow grass 12. Depende sa ma-afford to buy. Yeah. And then do not let your animals in until the grass, you test the grass by pulling the grass. Pag hindi mo na ma-pull, that's the time you let the animals in. Kasi hindi na yun ma-pull sa pagkain nila. Because cows tend to pull when they eat. They like that. But, may iwan yung ugat. Yes. Mag-grow siya. Too ulit. Early, if you graze them in the pasture too early, ma-pull out yung the whole plant, masira, masayang yung Magpa-plant ka ulit. Ha? Yes. Magpa-plant ka ulit. Baka na rin mga kano kataas yung grass bago pwedeng i- usually, yung first good na yung first, when you sow it, the first time na mag-harvest ka, until the knees. Or until dili na ma-pull. That's usually mga 3 months to four. 3 to 4 months with constant rain.
Pwede na i-grace. Ganun pala yung ano, yung damo na to. Akala ko yung mga damo eh, ano lang, basta-basta eh, pagdating po pala sa dairy, importante talaga na maganda din yung kalidad ng damo na kinakain ng ating mga alagang baka. Pwede naman yung ano, pwede naman maski yung ano, yung pugon and yung native, yung nasa ano lang, pero very low ang tonnage niya. So you need a very big area for each animal. So, maybe you will need 1 hectare per cow. While mine is only 100 square meters per cow. Pwede pa gani 50 lang. Basta until the knees ang grass. Ma'am Annabel, hindi ka kumagamit ng napier grass? No, because napier you have to cut. You have to cut mechanically. Mabuti na lang yung baka na lang mag-cut sa grass kaysa mag-mechanical cutting. Dagdag labor. I do have, yeah, I do have a chopper, but we really like the cows to go to the pasture. Opo. So yan, napag-usapan natin yung damo, kailangan yan. Ano pa po yung mga kailangan natin na i-ready kung gusto po natin ng ganitong klaseng form? Your milk. If you're going into dairy milk, yung yes, yung milking parlor, yung chilling tank, the milking machines. If you have 30, I started with 30 heads. I had 2 machines because 2 milkers also, 2 operators of the milking machine. And in case one breaks down, may isa pa. Pero pang o pwede, at least 3. May reserve kang isa. I bought that in 2011, 2012 for 60,000 each. Isa, Each, But it was a still, it was 6 months to pay. Yeah. Opo. Magagawa naman ng paraan. Kasi hindi naman siya agad-agad na payment. Parang nakabenta ka na bago mo sa bayaran. Tama. Just like the animals. Oo. Na ano, 8 years to pay. Yes. Tapos ma'am, nabanggit mo din kanina, you're making cheese, yogurt, and... Yeah. Ano nga yung isa? Sometimes butter. Butter. Depending sa supply sa milk. Pag oversupply ang milk, and then there are times na hindi bumibili ang plant. Kasi especially now, pandemic, medyo mahina ang ano benta sa mga products. Sa lahat ng products mo, ano yung best seller mo? Yung choco, yung raw milk at saka yung choco milk. Choco. But now we already made other flavors. We have the strawberry and the melon. They like the ube also. Pero choco talaga yung pinaka popular. Sayang at dyan lang yan sa bukid nun, no? Hindi pwedeng ipa-deliver? Kung pwede pa lang. Ang market mo po talaga is Bukidnon area pa lang. Bukidnon and Cagayan. Bukidnon and Cagayan. Ma'am Annabel, yung ginagawa nyo, kano katagal naman pwede i-store sa rep? Yung mga products. I use the chiller. Yung chiller, matagal mga 10 days pag insakto lang ang volume that you put. Not too heavy ba, overload. Yung chilled milk, mga 7 days to 10 days, basta you don't overload it. Ganun. Yung cheese, ma'am, gano'ng katagal ang ano sa inyo ng cheese? Maski 2 months pa, basta naka-chill. Basta naka-chill. Nasa chiller. And then yung yogurt. Yogurt is, anong may mga flavor din ba yung yogurt niya? Walang flavor. Walang flavor. It's plain.
the koan, the thick ones. Okay, it's in glass. It's in glass, not in bottle. It's parang hard. It's the, what do you call that? Parang Greek. Parang Greek. I use three bacterias. Ang culture. Opo. Magkano naman? Magkano naman itong ating mga produkto? Very cheap. Ang nakamahal sa yogurt ko is the bottle. Mm-hmm. Kasi the blessed bottle. Yes. Because I like to use the glass. Mm-hmm. Because I had not good experience sa plastic. So, mm-hmm. But now I'm trying to experiment na balik sa plastic kasi yung iba medyo sila na ano mahirapan kasi peligro mabasag ba break especially opo. Pag deliveries yes mm-hmm. I do have a guava sauce although I call it syrup but it's supposed to be sauce pala because it's that clear that it's made from wild guava here around Manolo pa rin. So I make it so masarap yung ano for sweetening the yogurt for those who are not diabetic or you know those who are you like sweet. So opo, ako gusto ko yan yung guava jam, guava syrup, yung mailig ako sa ganyan. Sarap. Ayun ma'am, ano kasabi mo sa totoo lang hindi talaga ganoon kaganda yung kinikita pero what makes you stay dito sa business na to? I have hope. I don't want to because of the place na it's really a pasture area. Sayang ba? And then sayang we have the water and the grassland, the area, and I was born in Bukidnon with and I was raised sa cattle sa money from cattle. Oh, wow. Although I grew up with cattle. Annabelle, thank you for sharing your story po sa amin. Welcome. Thank you. Okay. Sigurado ako okay. Madami din may inspire sa story ni Ma'am Annabelle na gusto subukan din itong pagde-dairy. Maybe they can lessen the cost to produce that like my cost. Because that includes security problem, use security to contain the area ba. That oh, open kasi eh. The 35, yeah. Okay. So that was part of the expense na ano sa program yung sa Philippine New Zealand dairy farm study. Opo. Ma'am, thank you po. Welcome. Sana makabisita. Sana yes, makabisita. Sure. Basta pag lumuwag na po at makapwede na kami sumakay ng eroplano ay makabisita. Yeah. Thank you po. Ako, Kasendo, napaka-unique ng ating naging episode ngayon. Patungkol nga sa dairy products ng Hugador Dairy Farm, no? At dahil po malaki din po ang demand ng gatas at iba-iba pang dairy products, bibigyan po ng pagkakataon ng ating mga producers, lalo na po sa mga rural areas. Kaya maganda po na nabigyan po natin ng focus ito sa ating programa. Maraming salamat po ulit, Miss Annabelle. At hanggang sa muli. Opo. Hanggang sa muli sa ating mga kababayan, nagkita-kita po tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.